Ika-6 ng Hunyo taong 1944, digmaan sa Normandy. Habang may kabagsikang nakikipagbakbakan noon ang Allied laban sa puwersa ng mga Aleman. Isang Pilipinong sniper na si Private Ramon Esobehano ng Company A, 355th Infantry Regiment, 90th Infantry Division ng US Army ang kinakatakutan ng mga kalabang Aleman dahil sa pagiging asintado nito. Tubong Nyo Losena, Iloilo si Ramon Simpa Sobehano na isinilang noong 1905 na kung saan pagsapit ng 1927, nilisan niya ang Pilipinas at lakas loob na tinungo ang Amerika sakay ng isang cargo ship habang walang kamalay-malay ang mga tripulante nito. Habang nasa Amerika, medyo gumanda ang kanyang kabuhayan. Nakapagtrabaho siya sa isang barko at sinuwerte pang ang manalo sa kasino ng tumataginting na $32,000 o mahigit 1,500,000 piso. Nang dumating ang malawakang krisis ng ekonomiya o Great Depression noong mga 1930, naubos ang pera ni Sobehano hanggang sa namasukan siya sa isang restaurant bilang isang busboy na kalaunan ay napabilang sa US Army noong 1942 sa edad na 37. Habang nasa military, kabilang si Ramon Sobehano sa daan-daang libong puwersa ng Allied na naipadala sa Normandy Beach sa ginawang Operation Overlord laban sa puwersa ng mga German na noon ang siyang umuuko pa sa lugar. Maliban doon, naging isa ring alamat si Ramon Sobehano sa mga digmaan sa Hilagang France, the Netherlands, Ardennes at sa Rhineland, Germany. Sa mga labanan na italaga bilang isang scout sniper si Sobehano na mailalarawan sa pagiging mabait at tahimik subalit napakatapang sa kahit anong digmaan. Gamit ang kanyang rifle, hindi nasasayang ang bawat bala na pumuputok sa tuwing kakalabitin niya ang kanyang gatilyo dahil bawat usok na lumalabas sa kanyang sandata kapalit noon ng isang sundalong Aleman na bumubulagta. Sa bawat digmaan na sinusoong ni Ramon Sobehano, lagi siyang nakakatamo ng sugat sa labanan ngunit bagamat ganon, palagi niya naman itong nalalagpasan. Ilan sa hindi malilimutan sa kanyang pakikipaglaban ay yung siya na lamang mag-isa ang natira sa kanyang unit nang tambangan sila ng mga kalaban at yung pinasok niyang mag-isa ang isang gusali sa Germany kung saan naroon ang matinding presensya ng kalaban. Sa kabila ng walang humpay na pagpapaputok ng kalaban gamit ang machine gun at mga granada, walang takot na hinarap ni Sobehano ang mga ito hanggang sa napasok niya ang building. Nang humupa ang nakakabinging alingaungaw ng mga putok ng baril, 5 kalaban ang kanyang napatumba, 6 ang naging sugatan at 37 ang kanyang napasuko. Sa pagtatapos ng digmaan sa Europa, sumatotal mahigit 400 mga kalabang German ang pinatumba ni Ramon Sobehano. At dahil sa kanyang husay, dedikasyon at hindi matatawarang tapang, umani ito ng hindi isa, hindi dalawa at lalong hindi tatlo, kundi 17 mga medalya mula sa Amerika, gobyerno ng France, the Netherlands at Belgium. Maliban doon, pinadala rin siya sa London para sa Victory Parade kung saan humarap siya kay King George VI at kay Ginoong Winston Churchill. Pagsapit ng May 31, 1952 sa Observance of Memorial Day, na-feature ang ating bida sa front page ng The New York Times kung saan sa kanyang larawan ay nakasulat ang mga katagang, "A salute to the wounded from a decorated hero." Nakadao pang palad rin ni Ramon Sobehano at nagbigay pugay sa kanya ang mga kilalang personalidad ng Amerika na katulad kina Marilyn Monroe, Senator Edward Kennedy at President John F. Kennedy. Lubos na pinaghirapan ni Ramon Sobehano ang kanyang mga nakuhang medalya sa digmaan, kaya naman gano'n na lang ang kanyang pagkalungkot nang isang araw ay bigla itong nawala sa kanyang tinutuluyang apartment. Mabuti na lang sa tulong ni Senator Ted Kennedy, pinalitan ng Department of Defense ang lahat ng medalyang ninakaw mula sa kanya. Pagsapit ng September 16, 1988 sa edad na 83, pumanaw ang ating bida sa Veterans Memorial Hospital sa New York City. Naging matunog sa buong Amerika ang pagkamatay ni Ramon Sobehano. Katunayan ito noong September 18, 1998, 2 araw mula sa kanyang pagpanaw. Ang The New York Times ay naglabas ng kwento na mayroong pamagat na Ramon Sobehano 83, Hero of World War II. Samantalang sa kabilang panig ng Amerika, naglabas din ang The Los Angeles Times ng kwentong may pamagat na One Man Army na inilagay sa Library of Congress sa Washington, D.C. Sa tangkad na 5'2", si Ramon Simpa Sobehano ay isang maliit subalit may malaki at napakatapang na puso. Nakipaglaban siya na tinataglay ang di pangkaraniwang dugo ng isang bayani, bagaman nakipaglaban ang taong ito sa ilalim ng bandila ng mga Amerikano. Subalit ang kanyang ipinaglalaban ay ang kalayaan na katulad din ng hinahangad ng iba pa nating mga Pilipinong bayani noong 2nd digmaang pandigdig. Binigyang pugay ng mga Amerikano si Ramon Sobehano bilang kanilang sundalo, subalit nakakalungkot lang na maaring hindi man lang siya nakikilala ng maraming mga Pilipino lalo na sa mga Ilonggo. Base sa mga record, panganay sa 4 na magkakapatid si Ramon Sobehano. Sinundan ito ni Honorio Simpa Sobehano, Victorino Simpa Sobehano at Lucila Sobehano.
Nananatiling binata at walang naging anak nang bawian ng buhay ang ating bayaning bida. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa kwento ni Private Ramon Simpa Sobihano? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa pananood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!